mga ka-Berks, magandang araw po sa inyo, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat yan, sa-asam po kayo ng panig ng mundo ngayon. So ngayon po, nandito po ako sa aking motorcycle kasi kachi-change oil ko lang kanina. So ngayon ay gusto kong tanggalin yung kanyang oil change indicator sa kanyang panel dito. So gusto ko tanggalin siya. Ayan, kung makikita niyo, bubuksan ko siya. So ayan, kung makikita niyo, ayan. Ayan yung kanyang oil change sa indicator. Ito. So gusto ko siyang tanggalin kasi kachi-change oil ko lang. Kasi ito naman po, hindi po siya kusang tatanggal kapag hindi mo siya nireset. So kailangan nireset ko siya. Isisit ko siya ulit para mawala po yung indicator na oil change na yan. So mga ka-Berks, ang unahin ko pong gagawin ay isiset ko muna siya para sa susunod na change oil ko. Yung baga yung kung kailan po ulit ako muling mag-change oil ng aking Honda Click 125i, the game changer na naka-change oil ko lang po. Yung tinabit, ang nilagay ko po dito ng motor oil ay polysynthetic. So it means to say na pwede akong magdagdag ng additional mileage o kilometers para sa next change oil ko. So mga una mga ka-Berks, ito yung tuturo ko muna sa inyo, ito yung speedometer. Dito malalaman kung anong ilang natatakbo mo na. Ito yung indicator ng fuel. Yan, kung makikita nyo, nakapull po siya. Ito yung empty, yun ang pull. Nakapull na, nakapuno po siya ng gasolina. Nagkakarga ko ng isang araw. So, para hindi siya nabawasan. So, ito yung kilometer per hour niya. Yan. Ito, oil change indicator. Ito yung trip A. Yung pinindot mo naman po, yung po yung trip B. Tapos, pagka pinindot mo po ulit, ito yung trip average niya per kilometer. Per liter. So, kilometer per liter po nakalagay dyan. So, ito, ang aking motor ay, ang ibig sabihin po na ito ay nasa 50.3 kilometers ang matatakbo ko sa isang liter ng gasolina. Ito sa aking Honda Click. Di ba ang tipid ba? Tipid, di ba mga ka-Berks? So, ang susunod po dyan, binintik ko ulit yung set. Ito po yung set button. So, ito po yung kanyang voltage indicator, yung sa battery po. So, ngayon 11.9. So, paandarin ko po muna siya mga ka-Berks. Bago ko siya oil change. Ay, sorry, tanggalin itong oil change na to. Paandarin ko muna siya para kumarga kasi nakasindi rin po yung ating headlight. So, kumakain po siya ng battery. So, habang nag-vlog po, kapag naliliwanag sa inyo mga ka-Berks itong mga ito, ay paandarin ko po muna siya para kumarga yung aking battery at hindi po siya maloba. So yan, 13.7. So okay pa naman siya, 13.8. Ito medyo nire-revolution mo. Yan, nakaka-14.2. Ibig sabihin yan, ay okay pa yung aking battery. So okay pa yung aking battery, nakaka-Berks. So then, in good condition pa yung aking battery, pati po yung aking alternator. Nakakarga siya na maayos sa aking battery. So healthy pa yung aking battery sa madaling salita. So, ito naman po yung time. Yung oras ngayon, pwede nyo i-set dyan. So, yung oras ngayon na 5:47 ng hapon, nakaka-Berks. So, yan. Ngayon po, pinitig ulit yung set. Yan na po yung total kilometers na natakbo ng aking Honda Click since noong bagong nilili ko ito, nakaka-Berks. Since noong bago, since day 1 ng aking patabili. So, mag-2 years na siya ngayong February. So, yun, umabot na siya ng 21,085 kilometers ang kanyang takbo sa loob ng almost 2 years and 10 months. Yan po lang. Kasi ito naman, hindi naman po ito ano sa plano, laspat sa takbuhan o sa biyahe. Kasi ginagamit ko lang po ito ay from home to work lang. So, ang aking natatakbo everyday nasa 45 o 46 kilometers a day. Balikan nyo po yung simula rito sa aking bahay sa Quezon City papuntang Pasig sa aking work doon. So yung back and forth lang, hindi ko naman siya ginagamit sa mga gala-gala. So yun mga ka-Berks, ngayon po ay tuturo ko na po sa inyo ang paano
mag-reset muna tayo ng ano. Mag-reset po muna tayo ng kilometers niya. Na gusto kong susunod na i-change oil. So, patayin ko muna siya. Patayin ko muna ulit. Yeah, revolution ko muna. Patayin ko siya ulit. So, ngayon mabuhayin ko sa... So, ang first step po ay dalawang step po ito para natanggal yung makapag-reset ka ng another set para sa oil change, para lumabas po itong oil change indicator sa oras na na-reach mo na yung kilometers na yung natakbo. So ngayon po ay aking ipindutin ito ang set, ito ang yung parang sa reset niya. So yan, sabay po natin pipindutin yan, mga ka-works, sabay. So yan, sabay lang po natin yan. Yun, lumabas na po yung nag-blink na yung time, yung oras. So para po malipat po siya ng blink, mapunta siya dito sa kilometers na gusto nating nasa next change oil, ay pindutin po natin itong kabila. Yan. So yan, nagano na po yung blink na po yung oil change. So kung gusto mo pong ilagay yung kung ilang kilometers ang gusto mo, pipindutin mo po itong button na to. So yan, 2,000. So mali. Balik ulit natin. So yan, mga ka-works. Yan po yung nireset ko, mga ka-works. So yan, para sa susunod na oil change, kasi fully synthetic po yung aking ilagay dyan. Pero kung just in case, ako ang pinagbabasehan ko rin naman yung kung pwede sa isang buwan, mga change oil na rin ako palagi. So fully synthetic yung ginamit ko ngayon, kasi yung mga previous kasi ay semi-synthetic lang yun. Kaya maabot lang 1,000, ganun, 1,200, nagpapalit na po ako ng oil. So ngayon, ayan na po siya, nakasetup na po siya for 2,000. So ngayon, ang gusto ko naman alisin na itong oil change. So yan, alisin natin yung oil change. So ang gagawin po ay ganito. Kailangan po ay i-ano natin siya. I-off natin yung susian. Yan, yung susian, i-off natin siya. So wala po, namatay na yung panel lamp. Nawala na po yung panel lamp. Namatay na rin yung ano. So pinatay ko kasi yung susian. So ngayon po, ang gagawin ay... So yan, mga ka-works, naka-off yung panel tsaka yung susian. Ito, tinapakita mo rin itong susian yan. So, ngayon po, bago nyo siya i-on, kailangan pindutin nyo na itong set. Yung reset. Yan. Bago nyo i-on itong susian. So, ngayon i-on ko na. Yan. Yun. So, kita nyo, nawala na yung ano, mga ka-works, nawala na yung oil change. So yan, mga ka-works, wala na yung oil change. So it means to say na pagdating ng 2,000 kilometers again, yung pag na-reach ko na yon ay kusang iilaw yung oil change yan. That it means to say na mag-change oil ka na ulit ng iyong motor oil sa iyong Honda Click o anumang klase motor, sa version 2 Honda Click 125i. Yan. So yan, mga ka-works, hanggang dito na lang po lamang at sana ay natuto kayo sa aking maikling tutorial how to set or reset when remove the oil change indicator sa inyong Honda Click version 2 125i. yan. So mga ka-works, hanggang dito na lang po, at don't forget po to like, share, subscribe my channel, at don't forget po to push the button ng aking notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlogs. So mga ka-works, hanggang dito na lang po. God bless you all, and regards po sa mga friends ko dyan sa abroad, kay Ma'am Lintik, Team Lintik, Team Power Lintik po, ng Team Power Lintik to. Kamusta kayo lahat dyan, kay Sir Danny ng kuya, kay Brother Danny ng Canada, Danny Castillo. Kamusta na kayo dyan, at aking family, aking mga bayan sa Davao, aking pamangkin sa Davao. Yan, mga ka-verse, hanggang dito na lang po. See you.